Net. Net. Pawisan ako. So what's up sa inyo mga master? This is me again, Master Bin. And welcome naman sa channel natin. So kung wala ka pa sa channel ko, please subscribe sa my YouTube channel ko. Yan dito sa baba. So, click nyo na subscribe button pati yung bell para ma-notify ka kung may bago tayong upload. So today's vlog mga master, ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng green screen effect na personalize sa subscribe button na kagaya nito. Diba? So ayan. So kung ikaw ay isang YouTuber mga kamaster or isang vlogger, pwede mo yung gamitin pang lagay mo sa channel mo at pangdagdag pangikayat sa mga viewers na pumunta sa channel mo at so mag-subscribe sa channel mo. So kung paano ko yung ginawa mga kamaster, ay siyempre gagamitin na naman natin yung KindMaster app dito sa cellphone ko para mag-edit. So punta na tayo sa KindMaster app ko. Pero bago yun mga kamaster, mag-intro muna tayo para maging mukhang vlogger na lang tayo. So okay mga kamaster, nandito na tayo ngayon sa cellphone natin. So punta na tayo sa KindMaster app natin mga master. Click nyo na yung KindMaster app nyo. And then new project tayo mga master, plus sign. And then pindutin nyo yung 16x9 na landscape. So yan, so nandito na tayo ngayon mga master sa home editing ng KindMaster app. So una-una yung gagawin mga master ay gagawa tayo ng personalized na pangalan ng ating subscribe channel. So pindutin nyo yung media, then punta kayo ng photo, and then background. So kayo nang bahala mga master kung anong background yung gagamitin mo. Nasa sa inyo niya kung anong gusto nyong kulay. So siguro gusto ko ng red, nung kagaya ng ginawa natin, pero walang red dito. So ang gagawin nyo mga master, pindutin nyo lang kahit saang background dyan. So black, then check. And then pindutin nyo yung mga master yung background. And then may nakita kayo dito sa taas mga master na color. Pindutin nyo yung color. And then meron tayo ditong red na color. So okay. So ang yung black mga master may magiging red na siya. So yan. So and then lagyan natin ng personalized na pangalan. Punta tayo ng layer. And then punta tayo ng text. Ayan. So kayo na master mga bahala kung ano yung pangalan ng channel nyo. So, pero sigurado yung may nakalagay talaga na subscribe para naman mabasa ng ating mga viewers o subscribers natin yung channel natin na kung anong gagawin nila. So lagyan natin dito ng subscribe. So, turn. Lagyan nyo yung pangalan ng channel nyo. Sa akin is a Master Bin TV. Master Bin. So, yan. Check. So, pipili kayo mga master kung anong font yung gagamitin mo. Punta kayo ng font. Yung letter A nito. Pero meron naman tayong indication. May indicator naman tayo dito na parang kamay. So punta kayo kung anong gusto nyong font. Kayo nang bahala. So siguro sa akin Black Ops kasi maganda to. So yan. Pwede nyo rin siyang lagyan ng picture or di kaya ng logo ng channel nyo. Kagaya nito. So pindutin nyo ulit yung layer. Punta kayo ng media. Then pili kayo ng photo. Pumili kayo ng pictures na gusto nyong ilagay. So example sa akin, ito yung pinakaunang logo ko. So ayan. So pindutin nyo yung crop kung gusto nyong maging iba yung shape nya. Pindutin nyo yung mask. And then pili kayo ng shape o circle.
adjust nyo lang, drag nyo lang, adjust nyo lang yung saktong size ng circle na gusto nyo. Ayan. So kapag okay na yung size na gusto nyo, dito nyo ulit yung check. Check. Ayan. So adjust nyo lang. Lagay nyo dito sa subscribe na ginawa nyo. Kaya itong bahala mga master mag-adjust ng pag-positioning ng ginagawa nyo. Ayan. So, kung okay na yung position niya, check. So, kung gusto nyo lagyan ng border mga master, para na magkaroon siya ng borderline, so punta kayo ng layer, punta kayo ng handwriting, ito sa pinakalas yung pencil, pinutin nyo lang, and then pinutin nyo itong square yan, and then yung color na gusto nyo, kayo nang bahala kung anong gusto nyo color ng borderline, siguro white, and then kung anong size. Ito yung pipili kayo kung anong size na gusto nyo. So, ito siguro. Ayan. So, gagawin nyo mga master, pindutin nyo lang yung gina-edit nyo sa taas. Ito sa malaking square na ito, kung saan nakalagay yung ating ginagawa. Pindutin nyo lang yung bakanting spot ng gina-edit nyo. And then, drag nyo, hilahin nyo hanggang sa makuha nyo yung position ng ginagawa nyo yung border. So, gaya nito. Ayan. So, ayan. Ayan. So, click nyo agad yung check. And then, adjust nyo lang yung name and logo ng ginagawa nyo. Para pumasok talaga siya sa borderline nyo. Adjust nyo yung name. So, ayan. So, okay. So, yan. Yun yung atong personalized na subscribe button. So, pagtapos na, kung wala na kayong idadagdag dyan mga master, save nyo na lang. Pindutin nyo itong sa taas, yung save. And then, export. So, yan. So, back na kayo mga master. Then, new project tayo mga master. Pinutin nyo ulit yung plus sign, yung malaking bilog. And then, 16 by 9 ulit. Punta kayo ng media. And then, punta kayo ng export, yung ginawa nyo kanina. So, ito yung ginawa nyo kaninang subscribe, personalized subscribe. So, pindutin nyo ito sa gilid ng square na ito mga master. Ika-capture nyo siya. Capture ito in save. So ayan. So delete nyo na ito. Gawa kayo ulit ng new project. Punta kayo ulit ng media, photo, and then background. So gagawa na tayo yung mga master ng green screen. Pero wala ditong green na background. So ang gagawin nyo ulit mga master is pindutin nyo ulit yung black. Kahit anong background dyan, ito yung, basta important yung plain lang, kahit white or yellow or red, okay lang yan, wag lang itong sa ibaba kasi hindi nyo magagawa ang green. So pindutin nyo ulit yung check muna, and then pindutin nyo yung background, and then punta ulit kayo dito sa color. So ayan, meron dito sa color, meron tayong green. So pindutin nyo yung green, and then check. So ayan, naging green na siya. So adjust nyo lang mga master, siguro mga 10 seconds yung green screen effect natin. 10, okay, check. So ayan. So drag nyo lang ito kote, dito kayo start. And then ilalagay nyo yung picture na kinapture natin kanina. Punta kayo ng layer, media, and then photo, itong kinapture natin kanina. So, ayan. Yung kinapture natin kanina ang personalized na subscribe button.
And then, ika-crop nyo siya ng mga master para maging sakto sa size lang. Crop. Drag nyo naman. Adjust nyo hanggang sa border na white. Para maging malinis siya. Tignan. So, kapag okay na yung pag-adjust nyo ng size, check. So, ayan. Ayan na siya. Adjust nyo na lang. Okay. And then, try natin. Yan. So, lalagyan natin siya mga master ng animation. So, paano ginawa yung animation mga master? Pinutin nyo na lang yung picture ng kinapture natin na picture. And then, punta kayo dito sa animation. And then, kayo nang bahala kung anong gusto nyo yung animation pagpasok. Siguro sa akin is pop. Check. And then, lagyan siya natin mas, mga master ng sound effect para maging buhay yung ating ginagawa. So, kung wala ka dito sa audio, pwede ka rin mag-download ng sound effect sa YouTube. So, meron ako ditong dinownload. So, punta tayo sa layer. Media. All. So, ito yung sound effect na ginagamit ko lagi pag gumagawa ko ng green screen effect. Pag magiging pop yung ginagamit natin. So, extract lang natin yung ang audio. Extract. And then, di-delete natin yung picture. So, try natin. Lagyan natin ng volume. So, pag paano ginagawa yung volume, pinutin nyo yung audio. Then, punta ka dito sa mixer. And then, pataasan. Pataasin mo nung lumalabas na ng ilonggo ko. Pasensya na kayo mga master ha. Ilonggo talaga ako. Try natin ulit. Oh, mahina. So, ayan. So, ayan ha. And then, pag tapos nyan, lalagyan siya natin ng kamay na pumupindot. And paano gagawin niya mga master? Punta kayo ng layer. Overlay. So, sa overlay, kapag wala pang laman yung overlay mo, pwede kang pumunta dito sa Play Store. Meron ditong Play Store sa taat. Parang bahay na ito. Pinutin nyo lang yan. And then, mapupunta kayo sa overlay. O, pipili ka dyan kung saan. Libre lang yan mga master. Ha? Pwede mong i-download yan. Meron ditong stickers. Or text. Yan. Pili ka yan. Pili ka dyan. Pero ako, may na-download na ako. So, gagawin natin mga master. Hahanapin mo na lang yung gusto mong ilagay. So, sa akin dito siguro. Ito yung kamay. So, yan. So, drag nyo na lang paikot. Try natin mga master, ha. Ayan. And then lagyan siya natin ng animation. Pero out animation ang ilalagay natin mga master. Pwede natin i-fade. So ayan. So try natin ha. Man. See? And then lalagyan siya natin mga master ng sound effects din. Kung saan yung kamay is pipindot na siya. Pipindot na sa subscribe. So, punta kayo ng audio. Audio. Meron tayo nitong music assets, mga master. Pero kung wala ka pang music assets or sound effects, pwede din punta rin kayo ulit sa audio. Pipili kayo dyan kung anong i-download yung audio. So, meron na akong ditong na-download. So, punta tayo ng sound effects. So, hanap tayo ng parang nag-click. So, ito, mouse click. Yan. So, pinutin nyo ng plus. And then, try natin. See? Yan. So, ngayon, lagyan naman natin ng bell. So, punta ulit kayo ng layer, mga master. And then, overlay ulit. So, hanap na naman kayo sa overlay effects dito.
meron ako dito na save. Kung wala pa, punta ulit kayo sa store and then mag-download kayo. Marami kayong pagpipilian dyan. Apple Core Shores. And then meron itong bell. Ayan. So, adjust natin mga master. Oops. Adjust natin. And drag natin kung anong size nung gusto mo. So, ganito. Ayan. Try naman ulit natin. Ayan. So, lagyan na naman natin ng sound effect mga master para magiging buhay talaga siya. Ganyan natin yung click. So, click siguro. Mouse click again. And then, ito, audio. Mouse. Click. Ayan. So, ayan. So, lagyan natin ng tunog ng bell. So, punta tayo dito. Adjust na lang. Pag saktong paglabas ng bell, saka nyo ilagay yung bell sound. So, ayan. So, punta ulit kayo ng audio. Ito, meron akong dinownload dito na bell. Pili lang tayo. Ito. And then, pinutin nyo yung plus. So, ayan. So, try natin. Ayan. So, ganyan. So, adjust na muna. Adjust na natin hanggang sa ayan. Try natin sa umpisa. Sundan nyo lang mga master yung tinuturo ko ha. So, ayan. Ulit. So kung okay na mas mga master yung ginagawa nating personalized green screen effect na subscribe button, i-save nyo na lang. Save. Export. So ayan mga master, tapos na yung ating ginawang personalized green screen na subscribe button. So kung paano yung makukuha yung green screen, punta ulit kayo sa new project. 16x9. Kaya na media. So pili lang kayo mga master kung anong yung kung anong gagamitin mga video sample ito sa akin. So ayan. So ilalagay natin ngayon yung ginawa nating green screen effect na personalized subscribe button. Punta kayo ng layer, media, and then yung ginawa natin para i-export. Ito 'yon. So ayan. So pindutin nyo lang yung green screen. And then punta kayo ng chroma key. Pindutin yung chroma key and then enable nyo lang. So ayan, nawala na yung green screen background nya. So okay. So adjust nyo lang yung subscribe button. Pwede nyo palakiin, pwede nyo palitin, pwede nyo lagay kung kahit saan yung gusto nyo. For example dito sa gilid. So check. Oh, try natin ha. Net. So ayan. Pawisan ako. So, ayun. Ganun ang kadali mga master kung paano gumawa ng green screen effect na subscribe button na personalized. So, sana nag-enjoy kayo mga master at may natutunan kayong bagong technique dito sa paggamit ng KineMaster app. So, ang una nyo gagawin is download nyo itong KineMaster para matry nyo na kung gaano kagaling itong application na ito. So, okay. So, bago nyo mga master, gusto ko muna mag-shoutout sa kagrupo ko. So, shoutout sa grupong Solido, sa team Solid Squad, and then sa MIMC Iloilo, and especially sa Team Central. So, shoutout sa inyong lahat. So, kita-kits very soon. So, okay. So, hanggang dito na lang siguro mga master. Sana nag-enjoy kayo. And then, don't forget lang mga master, mag-like, comment, and subscribe dito sa channel natin. And then, huwag nyo kalimutan magagag safety first. Okay? Stay safe and keep safe. So, hanggang dito na lang mga master. Hanggang sa next vlog. Kita-kits naman tayo. Okay? Bye! We'll be right back.
Yeah.